What's up mga ka-ventures? Isang episode na naman ng travel video. At biglang aya ride Friday night ng inaya ko ang mga ka-riding buddy ko sa Sambales. Pumayag naman sila para mag-beach at overnight doon. Dala-dala ang mga upuan galing Decathlon. Camping accessories tulad ng tent. After na yung makarating na SM Central, ng alas 3 ng umaga, minute ko muna si Sir Mike. Hanapin natin si Sir Mike. Mike Johnson. Ano balita? Wala pa tao. Ano alas 2? Alas 2 yung... ano na, ito. Pero alas 4 pa yung park dyan. Sige lang, pwede mong mag-park dyan. Dito tayo sa gilid. Nakakarating lang. Kita na rin kami ni Sir Mike. Kami naman ay nagtungo na papuntang Liwa-Liwa Beach. Ito, Mardi Gras. Chip, morning! At nakarating kami na alas 6 na umaga. Guys, bumalik kami. Pumunta kami Narciso kasi yun yung pinakamalapit na bangko, ano. Nag-withdraw muna kami ng pera kasi walang ATM dito. Kaya, ayun, bumili na rin kami ng mga kakailanganin namin. Kape, tubig, yelo, pangkabuhayan package. Ito na nga, malapit na tayo sa ating destination. Ang aming location kung saan kami naglatag ng aming tent. Kalmado yung lugar. So, magpa-park na tayo dito sa aming parking lot. Wow, parking lot. Compartment reveal. Tignan natin. Ayan, so makikita nyo, dami tao dito sa Liwa Beach, ano? At kasama nila ang kanilang mga pamilya. At kami naman ay kasama namin ang mga tropa. Ayun yung location namin kung saan kami mag-overnight. At mag-iihaw-ihaw. Naka 1.5 kami. 1.5? Ano mabili nyo? Dami niyang dala, 1.5 ah! 1.5 yung ano? Alright! Year end! Party! Meron tayong special guest si Kuya Pip. From Japan, ha? Dito sa Liwa-Liwa Beach. Pumunta kami siyempre, maliligo kami! Maliligo kami! Okay. Pumunta kami dagat. Anak mayaman.
Sunod ka dyan. Okay na mo. Malayo, malayo. Oo, yung biyahe, mapagod. Pero pag nakita mo na kung yung nag-aantay sa'yo, mapapawi lahat ng pagod na yun. Kasi, yung literal na pagod, isang tulog lang yan eh. Kinabukasan, full charge ka na ulit eh, di ba? Pero yung pagkakataon na makakita kung magkaroon ka ng bagong oportunidad para pasahihin yung sarili mo, yung pamilya mo, may hindi mo na mababalik yung pag pinalampas mo. Kasi di ba, walang may alam kung bukas nandito pa ba tayo. Kaya hanggat gumigising ka pa, sulitin mo lahat ng gising na yun. Dahil darating ang araw na hindi mo na magagawa yun. Nasa sayo eh, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunganga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka mag-alala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yun. Hindi, ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. So wala kang mararating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo. Gaano man kataas ang pangarap mo sa buhay, huwag na huwag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh.